Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Tatay Eddie. Taong 1979, Bicol, Albay. Bata pa lang itong si Tatay Eddie ay maugong na ang usap-usapan na may nakatirang aswang sa loob ng gubat kung saan malapit ang kanilang purok. Noong mga panahon na to ay magkakalayo pa ang mga kapitbahay dahil hindi pa ganun karami ang mga nakatira sa lugar nila. Mga isa hanggang dalawang kanto ang pagitan bago ka makapunta sa kalapit bahay. Pero kahit ganun kalayo ang mga bahay noon ay talaga namang halos magkaakilala at malalapit sa isa't isa ang mga tao doon. Merong kaibigan itong si Tatay Eddie na sila Lando at Gibo. Magkakasama sila lagi sa halos lahat ng bagay. Isang araw, habang nagbibilad sila ng palay sa tapat ng bahay nila Gibo, nakita nila ang isang matanda na naglalakad. Hindi ito pamilyar sa kanila. Ayon kay Tatay Eddie, pag nakita mo ito, masasabi mo talagang ito yung tipong hindi na dapat naglalakad dahil sa katandaan. Kasi ang itsura nito ay kubang-kuba na. Tapos puting-puti na ang buhok. Tsaka sobrang kulubot na ng balat. Meron pa itong bit-bit na bayong. Halatang nabibigatan na. Kaya nagmagandang loob itong si Tatay Eddie na tulungan yung matanda. Pero bago pa man siya makalapit dito ay naamoy niya ang isang napakabahong amoy. Parang nabubulok na patay na daga, as in napakabaho. Kaya sa halip na lalapitan ni Tatay Eddie yung matanda, eh naduwal siya kasi hindi niya nakaya yung amoy eh. Lumapit naman itong sila Lando at Gibo para tanungin si Tatay Eddie kung anong nangyari sa kanya. Ang sagot naman niya sa mga kaibigan, yung matanda, grabe yung amoy. Halos maduwal-duwal pa siya habang ikinukwento sa mga kaibigan yung klase ng amoy ng matanda. Pero ang sabi ni Tatay Eddie ay hindi siya sigurado kung amoy ba yun ng matanda o amoy nung nasa loob ng bitbit nito. Nang lingunin ng magkakaibigan yung matanda ay malayo na ito sa kanila. Subalit ang pinagtataka nila ay papunta ito sa dulo ng lugar nila. Eh, wala namang bahay dun eh. Dahil yung pinakadulo ng lugar nila, yun yung daan papunta sa gubat kung saan sinasabi nilang merong aswang. Nagkatitigan ng magkakaibigan. Iniisip nila kung totoo ba ang kwento ng mga matatanda sa lugar nila. Kaya naisip nila na pumunta sa gubat. Pero hindi pa ng mga oras na yon kasi marami pa silang ginagawa eh. Pagsapit ng gabi, habang naghahapunan itong si Tatay Eddie kasama ang mga magulang niya, naikwento nito yung nakita nilang matanda kanina. Sabi niya, Nay, Tay, may nakita kaming matanda kanina sa tapat ng bahay nila Gibo. Hindi ko naman kilala, pero dumiretso sa dun papunta sa gubat. Siguro kasing edad nila lolo at lola, o baka mas matanda pa. Nagkatitigan naman itong nanay at tatay niya, maging ang lolo at lola niya. Kaya
sinabihan siya ng lolo niya na, "Sigurado ba kayo, apo? Eh wala namang bahay dun." "Opo, lo. Sigurado po kami. Tutulungan ko nga sana siya kaso bago pa ako makalapit, eh may naamoy akong sobrang baho kaya nasuka ako." Sagot naman ng tatay niya, "Nako Eddie, sa susunod na makikita mo yung matanda na yon, iwasan mo na." Nagtaka naman itong si Tatay Eddie, kaya tinanong niya yung tatay niya ng, "Bakit tay? Eh sobrang tanda niya na eh, nakakaawa naman kung hindi namin tutulungan kung sakali." Saglit naman na natahimik ang mga magulang niya bago ito sumagot ng, "Aswang yung matanda na yon Eddie, kaya iwasan niyo siya kung ayaw niyong mapahamak." Hindi na muli pang nagsalita itong si Tatay Eddie dahil kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Andito yung, "Kung aswang yon, sana ubos na ang nakatira sa lugar namin. Tsaka, kung aswang yung matanda, eh bakit naglalakad lang ito pa uwi?" Basta, ang daming tanong na pumapasok sa isip ni Tatay Eddie ng mga panahon na to. Hanggang sa pagtulog niya, ayun pa din ang pumapasok sa isip niya. Kinabukasan, maagang nagkita-kita ang magkakaibigan dahil marami pa silang ibibilad na palay. Naikwento ni Tatay Eddie sa mga kaibigan niya kung ano yung sinabi sa kanya ng mga magulang niya nung gabi. "Nako Eddie, tinatakot ka lang nun eh," ang tatawa-tawang sabi ni Lando. "Pero isipin mo Lando ah, kung wala talagang aswang, eh bakit dun siya pumasok sa gubat? Diba wala namang bahay dun?" Natahimik itong si Lando sa sinabi ni Tatay Eddie at napatingin ito kay Gibo. Kaya ang sabi ni Gibo sa kanila, "Kung gusto niyo talagang malaman kung may aswang ba o wala, eh puntahan natin." "Kailan?" ang sabay na sagot ni Tatay Eddie at Lando. Dala ng kuryosidad ng mga oras din na yon, ay pinagplanuhan nila ang gagawing pagpunta sa kakahuyan upang malaman nila kung totoo ba o hindi ang sabi-sabi na merong aswang sa gubat. Kaso, ang hindi nila naisama sa plano nila kung anong gagawin nila kung sakaling totoo nga ang aswang. Basta, ang nasa isip lang nila ay mapatunayan sa sarili nila kung meron bang aswang o wala. Wala silang ibang pinagsabihan ng mga plano nila. Alam kasi nila Tatay Eddie na pag may nakaalam sa gagawin nila, tiyak ay papagalitan sila. Sumapit ang alas dos ng hapon ay natapos nila ang mga trabaho sa bukid. Kaya mabilis silang umuwi ng bahay upang kumuha ng mga gagamitin nila sa pagpunta ng gubat. Andyan yung asin, bawang, mga kulay pulang tela, basta lahat ng naririnig nila sa mga matatanda na pangontra sa aswang ay dinala nila. Makalipas pa ang kalahating oras ay nagkita-kita na sila sa sikretong tinatambayan nila dahil iikot sila ng daan para siguradong walang makakapansin sa kanila. Alas tres ng hapon nang makapasok sila sa bungad ng gubat. "Uy, Gibo, Lando, ano na? Saan naman natin hahanapin yung bahay ng matanda na yon?" ang medyo natatakot na tanong ni Tatay Eddie sa dalawa. Sumagot naman itong si Lando ng, "Diba,
Ang sabi ng matatanda eh, sa may bandang gitna daw nakatira yung aswang, doon tayo pupunta. Sumagot naman uli itong si Tatay Eddie nang, "Wag na kaya natin to ituloy, natatakot na ako eh." Halatado na ang takot sa mukha nitong si Tatay Eddie dahil iba talaga yung pakiramdam niya ng mga oras na to. Sabi pa nga ni Tatay Eddie, halos ayaw nang humakbang ng dalawang paa niya dahil sa kaba. Tinatawanan naman siya ng dalawa, sabi pa nga ni Gibo. "Ano ka ba naman, Eddie? Laki-laki ng katawan mo, takot ka?" Nagpatuloy na ang tatlo sa paglalakad. Kahit pa nagdadalawang isip itong si Tatay Eddie, wala na siyang magagawa eh. Andiyan na yan. Kaya sumama na din siya sa pagpunta sa gitna ng gubat. Alas 4:30 ng hapon ay nakarating na sila sa gitna. Subalit, wala naman silang nakitang kahit na ano, kundi puro puno lang at mga kung ano-anong hayop. Babalik na sana sila, subalit nagulat sila nang biglang may magsalita ng, "Bakit kayo nandito? Alam nyo bang delikado sa lugar na to?" Ang sabi ng matanda mula sa likuran nila. Amoy na amoy nila yung napakasangsang na amoy na parang bulok na karne. Kaya paglingon nila dito ay nakita nila yung matandang kuba at uugod-ugod na. Kinakabahang sumagot itong si Tatay Eddie ng, "Naglalaro lang po kami, di ba, Lando?" Natataranta namang sumagot itong si Lando ng, "Opo, opo nay, pasensya na po." Sumagot naman uli yung matanda ng, "Umalis na kayo, huwag na kayo magpaabot ng dilim, baka mapahamak pa kayo." Pagkatapos sabihin yun ng matanda ay naglakad na ito palayo sa kanila. Halos hindi makagalaw sa takot itong si Lando at Tatay Eddie. Pero itong si Gibo ay nakatingin lang sa matandang papalayo. Sabay bumulong ito kila Tatay Eddie ng, "Sundan natin." Kaya napatingin itong dalawa kay Gibo. Nakangiti pa nga ito eh. Kala nila nagbibiro lang. Pero laking gulat nila nang naglakad ito ng mabilis upang sundan kung saan dumaan yung matanda. Wala na silang magawa kasi hindi naman nila pwedeng iwan tong si Gibo mamaya kung ano pang mangyari sa kanya. Mag-aalas 6 ng gabi nang makita nila yung tinutuluyan ng matanda. Nakita pa nga nilang pumasok yung matanda dito eh. "Oh, tara na, balik na tayo. Tutal, nakita na natin eh," ang sabi ni Tatay Eddie sa mga kasama. Pero itong si Gibo at Lando ay nagkasundong puntahan mismo yung bahay ng matanda. Sabi pa nga ni Lando sa kanya, "Diba, gusto mo makita kung totoo ba yung aswang? Pagkakataon na natin to. Hindi natin malalaman kung hindi tayo sisilip sa bahay niya eh." Wala nang nagawa itong si Tatay Eddie kasi natatakot siyang umuwi mag-isa. Kaya sumama na lang siya sa dalawa. Nang makarating sila sa bahay ng matanda ay sumilip-silip sila sa mga maliliit na butas nun eh. Pero wala naman silang makita gaano kasi madilim na eh. Tapos gasera lang ang nagsisilbing liwanag ng bahay. Nang biglang
may mapansin itong si Lando. Puro mga malalaking palayok ang makikita mo sa loob. Tapos, yung baho ng amoy ay talagang malalanghap mo. Ang pinagtataka nila ay bakit wala sa loob ng bahay yung matanda. Kaya ang ginawa nila ay nilibot pa nila yung paningin nila. Hanggang sa may mapansin itong si Tatay Eddie na parang may nakayuko sa sulok ng bahay. Kaya tinitigan niya pa itong maigi nang makita niya ng maayos kung ano yung nakita niya. Dito ay nagtaasa ng mga balahibo niya sa katawan. Lalo na nung dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Maniwala daw kayo sa hindi ay kitang-kita ng dalawang mata niya yung matandang kuba. Pulang-pula ang mata nito. Buhaghag ang buhok. Nakahubad. At parang puro langis ang buong katawan. At ang mas ikinatakot niya nang makita niya yung mga matutulis nitong ngipin habang may nginunguya na hilaw na karne. So, ayun nga mga master, no? First time may nagsend ng kwentong aswang dito sa channel natin eh. Nakaka-excite pala na nakaakaba yung ganto, no? Kayo ba? Kung kayo yung nasa katayuan ni Tatay Eddie, sasama ba kayo kila Gibo sa pagsunod nito sa matanda? Abangan natin yung part 2 ng istorya. Pero bago natin tapusin ang kwento na to, gusto ko lang i-shoutout sila. Rolando Tedranes, Iriza Miguel, Yurika Gil Sagcal, Nika Sagcal, Jordan Gabiaso, Amor ng Iraq, Marilyn Jonggal, Vente Billiones, Jeline Sacres, Prince Joshua Lakap, Neri Jimenez Marera Uy, Andilin Parungaw, Tita Sareno, Jan Aporo, Kef Kitipat. Tsaka guys, pakisubs naman po nitong mga channel na to kung gusto nyong makapanood ng mga review sa mga video and skincare. Bisitahin po natin ang channel nila Bunso, Karen Colyat. Kung gusto nyo naman po makapanood ng mga challenge o pwede rin kayo mag-request ng challenge sa kanila, bisita po kayo sa channel ni Michelle Balmes. Ilalagay ko po ang link ng YT channel nila sa description box. Maraming maraming salamat po. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwento na to, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na din yung notification bell para maging updated ka pa sa susunod kong kwento. So, paano? Hanggang sa muli!